Napipintasan pa nga ng mga biyanan. Walang pera. Eh, paano magkakapera? Wala naman sweldo yung pag-aalaga sa anak. Eh, kung susweldohan mo yan, mas mayaman pa yan kaysa mister niya sapagkat walang katumbas na halaga ang faithfulness ng isang asawa sa kabiyak niya at sa mga anak nila. Tumaba na, mukhang butete na, mukhang lumba-lumba na. Tapos, dahan-dahan humpuntahan yung cabinet. O, yung cabinet, may mga bago bang damit? Luma na. Mga underwear, lost thread na. O, sige nga. O, saka mo tanungin, anong nangyari sa asawa mo? Dahil sa pagmamahal sa iyo at sa mga anak niyo. Isipin mong lagi yun, ha? Bago ka magkaroon ng iba. Yun lang kasi hindi ka mapasalamatan. Sabi ko nga, masakit na yun eh. Masakit na yun eh. Dadagdagan mo pa, hindi mo na nga napasalamatan, hindi ka pa magiging tapat, sasaktan mo pa, sasagutin mo pa, mawawala pa ang respeto mo, kakalimutan mo pa, ididenay mo pa. Ay, harap noon. Ay, maya naman tayo. Parang mas lumalagay pang mas tapat kaya sa atin ang aso. Ang aso, walang isip, walang damdamin, pero lumalabas pa na mas maisip at mas maingat na saktan ang ating damdamin. Ang aso ay loyal talaga. Kaya nga ang tawag natin siya ay man's best friend. At kahit magkaroon pa tayo ng ibang best friend doon, kapag nakuha natin ang loyalty ng aso, tayo lang ang best friend dito. Hindi ko alam kung napunta na kayo sa bandang likod, may makikita kayong aso doon. Yun si Wiggle, nickname Wiggy. Yun po ang aso ni Father Fidel. Kasi nang binigay sa akin yun, wiggle lang ganun. Mahina ang kanyang balancing. Hanggang ngayon, minsan nagwi-wiggle-wiggle yan. Parang may kitikiti sa loob ng katawan. Anyway, kapag nililibot ko yan sa umaga, kapag may nakitang ibang tao, makikipaglaro yan kasi friendly, Labrador. Pero kapag tinawag ko yan, Wiggle! Wiggle! Kahit sino ang kalaro niyan, kahit anong nilalaro niyan, kahit kumakain pa yan, pupunta na sa akin yan. At kahit saan ako magpunta, nando doon siya. Ganon kaloyal ang aso. Not just that. Kahit masaktan mo yan, mapalo mo, masigawan mo, mapagsabihan mo, hindi mo mapakain, o kaya makalimutan mong ilibot, o himasimasin, pagkaharap mo uli yan, hindi hirap yan, hindi aangil yan, hindi nagtatanim ng galit yan, hindi ka rin ipagpapalit sa iba niyan. Pag nakita ka niyan, dadambahin ka uli at yayakapin ka uli niyan. In fact, isa sa nakaka-stress sa aso ay kapag lumabas ng pintuan ng bahay ang kanyang amo. Kasi ang pinakakinatatakot ng aso ay ang hindi na niya makita ang kanyang amo. Totoo. May nagsasabi na, Father, yung aso ko, kapag narinig niyang nag-start na yung sasakyan ko, pasok na yan. O kaya, kung nasa cage yan, talagang magwawala yan kasi gusto niyang masok na sasakyan. Sabi ko naman, baka kasi nandun ka at alam niyang kasama ka sa loob ng sasakyan. Kasi kung hindi, baka naman hindi sumakya. Ganon kaloyal ang aso. Ibibigay pa nga doon ng aso ang buhay niya para sa'yo. Bakit ganon kaloyal ang aso? Dalawang basic na kadahilanan. Food and shelter. Food, sapagkat kailangan niya yan. Kailangan niyang kumain. Kailangan niyang mabuhay. And shelter, bahay. Pero hindi lang doghouse yan. Yung bahay na maramdaman niya, accepted mo siya sa iyong buhay. Kasi ang mga aso, gusto niya laging may kasama. Kaya nga, sa park, maglagay ka ng maraming aso, magsasama, magkukumpul-kumpulan yan. Gusto nila to belong always into a pack, isang kumpul ng mga aso. So kapag nakaramdam ang aso na isa na, sama mo siya, kinakaibigan mo siya, itinuturing mo siyang hindi iba, parte ng iyong pamilya, makukuha mo ang loyalty niya. So yung loyalty niya, tanda yun ng pagtanaw ng utang na loob niya sa pagkain at sa pagmamahal na binibigay mo sa kanya. Kaya ang aso ay tapat kasi ang aso ay marunong magpasalamat. Parang may naisip ka. Parang nasabi mo, buti pa yung aso. Yung asawa ko, nako. Mamaya natin pag-uusapan yan. Narinig muna natin sa ating ebanghelyo ang picture ng katapatan si Elizabeth at si Zacarias. Una, tapat sila sa Diyos. Napakatindi ng sitwasyon nila na wala silang anak kahit isa.
Sa kulturang Hudyo, alam natin yon. Napakahalaga ng anak para sa kanila. Na kapag meron kang anak, isipin ng tao, pinagpala ka. Kung wala kang anak, kahit ano pa ang yaman mo, o di ba ganun si Abraham nung una, kahit ano pa ang kapangyarihan mo, kahit ano pa ang clout mo, pag wala kang anak, anak kahit sa tingin ng tao, kadusta-dusta ka. Pero kahit na wala silang anak sa mahabang panahon, patuloy silang sumusunod sa Panginoon, patuloy silang naglilingkod sa Panginoon, patuloy silang nagpapakabuting tao, faithful sa Diyos. Again, wala silang anak, pwede silang maghiwalay. Lalo na si Zacarias, pwede siyang umanap ng iba. Lalo pat baog nga daw si Elizabeth ang kanyang asawa. But you see, through thick and thin, nagstay sila faithful sa isa't isa. Yung faithfulness na yan, tanda ng gratitude yan. Kaya nga ang sabi sa Ebanghelyo, kalugod-lugod sila sa mga mata ng Diyos. Ang taong kalugod-lugod sa Diyos ay yung taong mababang loob. At yung taong mababang loob, marunong tumanaw ng utang na loob. At kung marunong kang tumanaw ng utang na loob, marunong kang magpasalamat, hindi magiging mahirap para sa iyo ang maging tapat. Kasi kung iisipin mo lagi kung gaano kabuti sa iyo ang Diyos, mahiya kang magkasala. In the same way na kung iisipin mo, gaano ka kamahal at kabuti para sa kapwa mo, lalo na sa mga taong totoong nagmamahal sa'yo, mas magiging madali para sa'yo ang maging tapat sa mga ito. Kumbaga, kapal na lang ng mukha mo kung hindi ka tatanaw ng utang na loob sa mga ito. Kaya nga, sipin po ninyo, kung ang tao matutulad sa aso, parang awkward na no, pero sa faithfulness na lang, sa loyalty na lang, kung ang tao matututong pagpasalamat, imagine kung paanong magiging maganda ang mundong ito sapagkat maraming tao ang magiging tapat. In as much as gratefulness leads to faithfulness, aminin natin, marami tayong mga paghihirap sa mundong ito, pero isa sa pinakamahirap, masakit na paghihirap, yung hindi ka pagtanawan ng utang na loob ng taong pinakamahal mo, pinagtiwalaan mo, pinagbigyan mo, pinakainasikaso mo. Siguro, kung ang tao tutulad sa pagpapasalamat and therefore sa katapatan ng aso, walang may utang ang hindi magbabayad ng utang. Kasi nung pinautang ka, naawa sa'yo eh. At mali mo, yung pinautang sa'yo, kailangan din ng tao. Pero for the sake na magkaibigan kayo, wala nga ang patubo eh. Pikit mata na yun ay inabot sa'yo. Hindi mo ba nakita yun? Kung yun ay makikita mo at iisip-isipin mo, hindi ka magkakaroon ng amnesia. Magiging tapat ka sa paraan ng pagbabayad na napag-usapan yung dalawa. Kung ang tao marunong magsalamat, maraming mga asawa ang magiging tapat sa kanilang kapiyak. Lalo pat marirealize mo, yung asawa mo, hindi ka naman ito kaano-ano, ni hindi ka nito kadugo. Iniwan niya ang kanyang ama at ina na kadugo niya at talagang nagmamahal sa kanya para sa iyo. Na dahil sa sobrang pagmamahal sa iyo at sa mga anak ninyo, later on, parang nawala na yung mga plano niyang gawin sa buhay. Nakalimutan na niya ang kanyang sarili sapagkat natapon na sa pagmamahal sa iyo at sa mga anak ninyo. Kaya nga, lalong-lalo na yung mga misis, di ba? Napipintasan pa nga ng mga biyanan. Walang pera. Eh, paano magkakapera? Wala naman sweldo yung pag-aalaga sa anak. Wala naman sweldo yung paglalaba. Wala naman sweldo yung paglilinis ng bahay. Wala naman sweldo yung pag-aalala kung ano lulutuin. Wala naman sweldo yung pagtupi ng mga damit matapos na yan ay labahin at planchahin. Eh, kung susweldohan mo yan eh, mas mayaman pa yan kaysa mister niya sapagkat walang katumbas na halaga ang faithfulness ng isang asawa sa kabiyak niya at sa mga anak nila. Kaya't kung yan ay makikita lang ng mga asawa, matututo kayo magpasalamat, ay ang kapal ng mukha nyo kapag kayo naglukop pa. Sa totoo lang ano, magiging madali ang maging tapat sa asawa. Subukan niyo habang natutulog kayo o habang natutulog siya, pagmasdan mo. Kita mo, hindi na yan yung dati eh. Kasi wala na yung figure. Hindi na masyadong nag-aayos. Nabungi na yata. Tumaba na. Bukang butete na. Bukang lumba-lumba na. Tapos, dahan-dahan umpuntahan yung cabinet. O yung cabinet, may mga bago bang damit. Luma na. Mga underwear, lost thread na. O sige nga. O, saka mo tanungin, ano nangyari sa asawa mo? Dahil sa pagmamahal sa iyo at sa mga anak niyo. Isipin mong lagi yun, ha? Bago ka magkaroon ng iba.
At yung ibang yan, kailangan pang patunayan ng iba na yan kung mahal kang talaga. Samantalang yung taong katabi mo na nandyan lagi para napatunayan na niya at patutunayan pa niya. Kaya parang awa mo na. Matuto kang magpasalamat para lagi kang maging tapat. Kung matututo lamang tayo magpasalamat at laging magiging tapat, walang magulang ang mag-aalala. Paano kung pagtanda ko, sino mag-aalaga sa akin? Paano kung ang mga anak ko ay may sarili-sariling pamilya na? Baka pag pasapasahan ako, baka pag pasapasahan kung sino ang gagastos para sa gamot ko. Kasi kung ang anak ay matututong magpasalamat, kung ibubukas natin ang ating mga mata para sa ating mga ama at ina, yung buhay lang natin na ibinigay nila sa atin sa tulong, siyempre, ng Diyos, hindi na natin kaya pang bayaran, eh yung buhay pa na yan ay kanilang inalagaan, pinakapakilaban, binigyan ng decent at magandang pangalan at kinabukasan. Lalo na tayong nabangon sa utang. Hindi lang sila naging ama o ina, sila'y nagpakaama pa at nagpakaina o ano. Anong maibabayad natin dito? Kaya't kung yan ay atin lamang laging maaalala. Nakaw! Makasagot man ikaw bigla sa magulang mo, pagtalikod niyan o pagtalikod mo, makukonsensya ka. Kasi alam mo, hindi ito deserve ng nanay tatay mo. Yun pa kayang silang tumanda na wala sa kanilang nag-aalaga? And we can go on and on and on sa example na ito, na kung matututo lang tayo magpasalamat, lagi ah! Kaya nga ang sabi ni St. Paul, in everything, give thanks. And in particular, sa mga mabubuting ginagawa sa atin ng Diyos at ng mga taong tunay na nagmamahal sa atin. Kung matututo tayo magpasalamat, magiging madali para sa atin ang maging tapat. At magiging napakaganda ng mundong ito sapagkat matatapyasan ito ng malaking chunk ng paghihirap na dulot ng mga taong hindi tapat. Ang sabi sa 2 Timothy 3:1, 2, ang sabi dun ay ganito, in the last days, sa mga huling araw, there will be great difficulty. Magkakaroon ng matinding paghihirap. Pag naririnig natin yon, ang naisip agad natin, syempre, di ba, ang mga planeta, mawawala sa kanilang mga kinalalagyan sa kalawakan. Last days, magkakaroon ng mga matitinding kalamidad na maranasan. Last days, magkakaroon ng mga digmaan. Last days, kaya ang sabi, in the last days, there will be great difficulty. Pero alam niyo ang kasunod na sinabi? In the last days, there will be difficulty because there will be people who will be lovers of self. May mga taong ang tanging mamahalin ay ang kanilang sarili. Lovers of money. May mga tao ang tanging mamahalin ay salapi. There will be people who will become arrogant, mayabang, abusive, mapang-abuso, unholy, hindi banal, at ungrateful. Hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Nakita nyo? Ito yung nagbibigay ng matinding pahirap sa tao. Ito yung nagiging dahilan upang ang tao ay madala na magmahal. Ito ang umuubos ng pagmamahal sa mundo. Nagpapaimpis ng espiritu ng pagmamahal sa mundo. Kasi ang tao pag nasaktan parang ayaw nang magmahal. Kasi ang tao likas na mapagmahal dahil ang Diyos ang siyang lumikha sa atin, ang Diyos na mapagmahal. Pero tayo'y tao lang, sabi nga, nadadala. Pero kung hindi nadadala, aapaw ang pagmamahal lalong-lalo na sa pamilya. At magiging napakaganda ng mundong ito. Kung ang tao matututong magpasalamat sa pagmamahal at dahil dito'y magiging tapat ding magmahal. Yun lang kasi hindi ka mapasalamatan, sabi ko nga, masakit na yun eh. Masakit na yun eh. Dadagdagan mo pa, hindi mo na nga napasalamatan, hindi ka pa magiging tapat, sasaktan mo pa, sasagutin mo pa, mawawala pa ang respeto mo, kakalimutan mo pa, ididenay mo pa. Ay, harap nun. Sakit nun. Kaya nga bago na pa ako ang ating Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, napako muna ang kanyang puso dahil sa pagtatatwa ni Pedro ng makatatlo. Dahil sa pagbebenta sa kanya ni Judas, dahil minahal niya ang mga ito, dahil sa pagtalikod sa kanya ng kanyang mga disipulo, bago pa siya saksakin sa krus ng Kalbaryo, sinaksak na ng kanyang mga alagad ang kanyang puso. At baka kung tatanungin natin siya, baka yun ang sabihin niya, yun ang pinakamasakit sa akin. Hindi yun napako ako sa krus. Masakit yun. Pero ibang sakit yung mga taong minahal ko, pero hindi sinuklian yung pagmamahal ko. Kapatid, kung ang Diyos ganito, sabi nga niya sa huling hapunan, gawin niyo ito bilang pag-alaala sa akin. Ano yung aalalahanin natin? Kung paanong
nagkadurog-durog ang katawan niya at kung paanong tumulo ang dugo niya. Huwag daw nating kalimutan yon. And I must think, in His demand for us to have faith in Him, gusto niya ma-appreciate natin ang mga kabutihang ginawa niya sa atin. Kasi yun naman ang proseso ng pananampalataya eh. Sasampalataya akong mabuti ang Diyos dahil na-appreciate kong mabuti ang Diyos. Kung ang Diyos naghihintay at nagnanais na ma-appreciate natin ang kanyang mamabuting gawa, ang tao pa kaya na tunay na nagmahal sa'yo ang hindi umasa na sana makita mo ito? Alam po ninyo ako, hindi talaga ako dog lover. Hindi. Ayoko ng aso. Bago ba ako bigyan ng aso na yan, ng kaibigan ko, marami na akong tinanggihan. Ayoko. Pero alam po ninyo, katulad nung kaibigan ko nagbigay sa akin ng asong yon, ang dami na rin nagsabi sa akin, subukan mo, hindi ka magsisisi. Lahat sila nagsabi, subukan mo, hindi ka magsisisi. Kasi iba nga naman ang loyalty ng aso. Kapag pinagpakitahan mo siya ng pagmamahal, hindi niya sasayangin ang iyong pagmamahal. Nakalulungkot na hindi natin ito pwedeng sabihin patungkol sa tao. Pre, ito, pautangin mo. Pag pinautang mo, hindi ka magsisisi. Magbabayad yan. O, di ba? Hindi natin masabi yun. Ayaw nga nating maging parang collateral. Ayaw nga nating mag-endorse na mag-uutang. Eh. Di ba? Pag yan naging kaibigan mo, hindi ka magsisisi. Ipaglalaban ka niyan hanggang huli. Nakatalikod ka man sa kanya, sa'yo yan. Kahit may nagagawa kang mali, pagsasabihan ka niya, pero hindi pagkakalat yung pagkakamali mo. Hindi pagkakalat lalo na ang sikreto mo kahit magkasira kayo. May pinakilala ba sa yung taong ganon? Guni-guni yun. Eh kung yung mag-asawa nga, eh, mag-ina nga, mag-ama nga, magkapatid, hindi pa nagiging tapat sa isa't isa, yan pa ba? Ay, maya naman tayo. Parang mas lumalagay pang mas tapat kaya sa atin ang aso. Ang aso, walang isip, walang damdamin, pero lumalabas pa na mas maisip at mas maingat na saktan ang ating damdamin. Ito sanang makita natin, ha? Sa banal na pagdiriwang na ito bilang mensahe ng mga pagbasa sa araw na ito.